Akin pong inaanyayahan ang ating mga kasama, mga kapatid na nasa labas, na tayo po ay dumako na sa loob upang atin pong umpisahan ang ating pagpupulong sa gabing ito. Ngayon po ay ikalawang gabi ng ating series ng ating week of prayer. Sa atin pong pag-umpisa ay atin pong purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Subalit bago po tayo dumako roon, tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, Amang Banal, sa oras pong ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mayamang biyaya at mga pagpapala, lalo na sa inyong pag-ibig na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, sa gabing ito, amin po kayong iniyahan sa aming pagsamba. Nawa, Panginoon, ang inyong mga anghel ang siyang aming makasama sa pagpupuri at paglulhati sa iyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin ngayon habang kami makikinig ng inyong mensahe. Patuloy po namin kayong malulhati, Panginoon, sa aming pag-aawitan ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong awitin ang nasa may bilang 73, Tell Me the Story of Jesus. Sing. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell how the angels in chorus sung as the welcome is birth. Glory to God in the highest, peace and good tidings to earth. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Fasting alone in the desert, tell of the days that he passed. How for our sins he was tempted, yet was triumphant at last. Tell of the years of his labor, tell of the sorrow he bore. He was despised and afflicted, homeless, rejected, and poor. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell of the cross where he nailed him, writhing in anguish and pain. Tell of the grave where they laid him, tell how he liveth again. Love and that story so tender, clearer than ever I see. Stay, let me weep while you whisper, love paid a ransom for me. Tell me the story of Jesus,
write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Atin pong isunod ang I Sing the Mighty Power of God. I'll sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and build the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with his word and then pronounced them good. Lord, are the wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below that makes the glories known. And clouds arise and tempests blow by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. At sa puntong pong ito, atin pong practicein po natin muna yung ating song. Sino ba sa inyo ang nakakaalam ng ating theme song? Yung tono. Personally po, ako po ay hindi rin po familiar ito sa akin, pero kanina, amin po, ako po ay nakipag-practice sa ating pianist at mas mabuti pong atin pong sama-samang pag-aralan. Napakaganda po ng ating theme song. I know that my Savior loves me. Such a beautiful place. Jesus, blessed and thought as the felt of his love, it saw the mercy on his face, the love that he felt for his little ones. I know he feels it for me. I did not touch him or sit on his knee, yet Jesus is real to me. I know he lives. I will follow faithfully. My heart I give to him. I know that my Savior loves me. Now I am here in a beautiful place, learning the teachings of Jesus. Parents and teachers will help guide the way, lighting up my path every day.
wrapped in the arms of my Savior's love. I feel His gentle touch. Living each day, I will follow His way home to my Father's above. I know He lives. I will follow faithfully. My heart I give to Him. I know that my Savior loves me. I know that my Savior loves me. So, pwede na siguro yun. So, atin pong itayo ang ating, para sa ating pong opening song, ang ating theme song. I know that my Savior loves me. Shall we all stand? A long time ago, in a beautiful place, children were gathered round Jesus. He blessed and taught us the extent of His love. It saw the tears on His face. The love that He felt for His little ones, I know He feels for me. I did not touch Him or sit on His knee, yet Jesus is real to me. I know He lives. I will follow faithfully. My heart I give. Savior loves me. Now I am here in a beautiful place, learning the teachings of Jesus. Parents and teachers will help guide the way, lighting my path every day. In the arms of living His day, I will follow His way home to my Father's above. I know He lives. I will follow faithfully. My heart I give to Him. I know that my Savior loves me. I know that my Savior loves me. Tayo pong lahat ay lumuhod. Ating panalangin. Ama naming Diyos, ng tahanan ay nandiyan sa ikatasan ng langit. Sa gabi pong ito, kami nagagalak at nagpapasalamat na kayo muling nakarating sa bahay-sambahang ito upang purihin ka at pasalamatan sa iyong kabutihan sa amin, sa buong manghapong nagdaan na kami inyong iningatan sa aming mga gawain, sa aming mga lakad, sa pag-aanap buhay. Patuloy niyo kaming ginabayan, pinagpala at pinagkaluwa ng malakas na malusog na pangatawan. Dakilang Diyos, sa gabing ito kami pa'y lumalapit sa iyo at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa sa inyo, lihiman o hayag, upang kami maging karapat-dapat na humarap sa iyo sa gabing ito. Sa gabi pong ito, dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo na sa gaganapin po naming programa, nawa ang iyong banal na espiritu ang magagabay sa amin,
sa aming mga tagapakinig, nawa patuloy kaming pagkaluban ng pag-unawa. Ang lahat ng aming mapakinggan, ito ay magpatibay sa aming pananampalataya. At gayon din sa tagapagsalita sa gabing ito, Panginoon, sa katawan ni Brother Jerome, nawa ay siyang patnubayan, pagkaluban siya ng katalinuhan upang lahat ng kanyang sasabihin ay maging kapakinabang sa amin at ito'y magpalakas sa aming pananampalataya. Dakilang Diyos, ito lang pong haming at dalangin. Gayon din, inalapit po namin ang aming mga kapatiran na naglalakbay papatungo sa bahay sambang ito. Inyo silang gabayan upang sila'y makasamin na makinig at magpuri sa iyong pabalita sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay pangalawang gabi na po natin sa ating series na kung saan sa pag-aaral tungkol sa ating Panginoon. At bago po tayo dumako sa pagkilala sa ating Panginoon, ay matanong lang po, kilala na po ba na talaga natin ang ating mga katabi? Kung hindi pa po o kilala po, atin po silang kumustahin at batiin na maligayang gabi sa iyo, kapatid, at masaya akong narito ka. Bine-welcome ko po ang ating mga visitors at yung mga usual po na lagi pong narito ay nawa ay patuloy na tayo ay magkaroon ng katuwaan sa puso. Pinangunahan po tayo ng ating chorister, song leader na si Brother Manny Okang. Sinundan tayo ng ating opening prayer ni Brother Johnny Vallejo at ang inyong lingkod, Jeff Dibaras. At after ko po ay maghahandog po ng awitin itong mga kabataan na kung saan ay kahit hindi mo sila sabihan ay makikita mo sa kanila yung willingness. Sa mura nilang edad ay sila po ay nagpapagamit na sa ating Panginoon. Ito po si Sister Raham at Sister Jorel. Mapapakinggan po natin sila after ko. At pagkasunod po nila ay makakarinig na po tayo ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat ngayong gabi. At after po noon, ay maghahandog po ng awitin na pangungunahan ni Brother Jimuel Espirito. Nawa mga kapatid, ang ating puso at ang ating isipan ay handa natin sa pakikinig ng salita ng Diyos at maging komportable tayo sa bawat isa, lalo na po kung anuman pong mga nakakahadlang, tayo po ay lilipad ngayon at i-flight mode po natin ang ating mga cellphone. Dahil pupunta po tayo sa mga karunungan, at alamin po natin ang mga karunungan o kaalaman na nagmumula sa langit. Pagpalain po tayo ngayong gabi. Thank you.
Magandang gabi po sa ating lahat. At welcome po sa ating evangelism series na may pinamagatang I Am, Jesus Answered to Life's Deepest Longing. Kagabi ay napag-aralan natin kung saan ang ating Panginoon ay sinabi na siya ay, sabi niya ay before Abraham was I Am. At nakita natin ang ating Panginoong Diyos pala ay ang ating Panginoong Jesus pala ay siyang ating tagapaglikha at hindi lamang tagapaglikha, siya din ay ang ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, muli ay tayo'y maglalakbay sa salita ng ating Panginoon at tutuklasin natin at aalamin natin sa mga salita ng Panginoon na kanyang sinabi, I am the bread of life. Kaya po ang titulo po ng mensahe ko po sa gabing ito na mula sa Panginoon, I am the bread of life. Tayo po manalangin. Dakila at mapangyarihan naming Diyos na sa kataas-taasan ng langit, lubos po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli ang inyo pong mga anak ay nagkasama-sama upang pag-aralan ang inyo pong mga salita. Aking dalangin na pagpalain niyo po kami ng Santong Banal na Espiritu upang bigyan kami ng kaunawaan, karunungan at katalinuhan upang hindi lang namin maunawaan ang mga salitang ito, kundi bagkos ay may-apply din namin sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mananampalataya. At aking dalangin, Ama, sa aming pagsasaliksik, patuloy naming makilala ang aming Panginoong Jesus sa pamamagitan ng inyong salita. Ito lang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus namin, tagapagligtas. Amen. Amen. Makikita natin na ang mga salitang ito ay nagmula sa ating Panginoong Diyos na si Jesus. I am the bread of life. Nalalaman po ba natin noong unang panahon, sa panahon ng mga Hudyo o sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ang salitang bread of life ay nalalaman nila na ang ibig sabihin ay ang salita ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang mga kautusan. Gaya nga ng sabi dito sa Deuteronomio kapitulo 8 ang talata ay 3 or Deuteronomy chapter 8 verse 3, sabi dito, so he humbled you, allowed you to hunger and fed you with manna. Yung manna po ay isang pagkain na kung saan nung panahon na ang mga taga-Israel ay lumabas mula sa Egypt, ito po ang kanilang kinain. Dahil ito pong mana ay mula sa ating Panginoong Diyos o mula sa langit na kanyang ibinigay sa kanyang mga anak. Sabi dito, which you did not know nor did your father know that he might make you know that man shall live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. No? Ang akala ng mga tao noon, ng anak ng ating Panginoong Diyos na Israel, na ang mana ang siyang magbibigay buhay sa kanila noong panahon na yon, but they forget that the true bread na nais ng ating Panginoong Diyos na, na magkaroon ang Israel noon ay ang bawat salita na nagmumula sa bibig ng ating Panginoong Diyos. At ito pong mga salitang ito ay nagpatuloy hanggang ito po ay naging tradition ng mga Hudyo. Kaya mo, according to Gail Ray Ramshaw, already in Jewish tradition, the Torah, which is the Pentateuch o yung limang book ni Moses, ano po yon? Genesis, Exodus, Numbers, ano pa? Judge, Leviticus and Deuteronomy. At the word and the wisdom of God was described as if it were a bread. So, sa Jewish tradition, ang pagkakaintindi nila sa salita ng ating Panginoong Diyos o sa kautusan, ang kautusan po ay also meaning ng Torah, yun po ang ibig sabihin sa kanila ay bread. No? Yan po ang ating tandaan. The devout consumed the teachings of the prophet, the word of God
filled human need. So yun po yung thinking ng Jewish noong panahon nila. No, ang salita ng ating Panginoon ay ang tinapay ng buhay maging ang kautusan. Kaya ang buong Israel o ang buong Jewish nation ng panahon na yon ay talagang kapag nakakarinig sila ng salita ng ating Panginoong Diyos, pag sila ay pumupunta sa sinagoga, ay talagang itinuturing nila tong parang tinapay ng buhay according to Deuteronomy chapter 8 verse 3. Kaya po, ang pagkakaintindi nila, ang Word of God at ang Torah o Law of God is a, what, ano po? Bread of life. Nung sinabi ng ating Panginoon Diyos, yan ay noong Old Testament pa po. Pero po, alam niyo po ba na nagkaroon din ng problema noong unang panahon? At ang ating propeta Amos ay nagkaroon ng isang prophecy o propesya na kung saan kanyang sinasabi sa Amos chapter 8 verse 11, "Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but," ano po, ang sabi? "But of the hearing the words of the Lord." No? Magkakaroon daw ng famine or, ano po, ano pong Tagalog ng famine? Taggutom. Hindi po by bread, hindi daw by water, but by hearing the words of the Lord. At mga kapatid, alam niyo po ba na ang propesiyang ito ay natupad sa loob ng 400 years. Ang pinakahuling propeta po ng panahon ng Old Testament ay walang iba kundi si Prophet Malachi. At within 400 years, mga kapatid, ang Israel ay hindi nakarinig ng anumang salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil nakakarinig lang po sila ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propeta. So for 400 years, wala pong naging propeta. Kaya po ang tawag dyan ay 400 years of silence. At ito po ang gap ng Old Testament at ng New Testament. Alam niyo po kung bakit? Dahil natapos po ang 400 years of silence in the time of coming of the Messiah. At doon na po nagsimula ang New Testament. Yun po yung tatandaan natin, ha? So ang pagitan po ng Old Testament at New Testament ay 400 years. Correct me if I am wrong kung sino pong nakakalam nyo dito sa inyo. So ang tanong po dito, paano naputol o nagpaano natapos ang propesiya na yon na kung saan ay magkakaroon ng famine sa hearing o sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos sa panahon ng Mesaya? Kahapon po, napag-aralan natin, according to John chapter 1, verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At napag-aralan din po natin, mga kapatid, na walang ibang katumbas ang Word according to John, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At sabi sa John chapter 1 verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." So ito po yung gusto kong malaman ninyo. No? Nagkaroon po ng propesiya na kung saan natigil ang pakikinig o pagbibigay ng ating Panginoong Diyos ng salita, ng kanyang salita sa pamamagitan ng propeta, at ito po ay natapos noong dumating ang ating Panginoong Jesus. Kaya po ang ating Panginoong Jesus ay ang salita ng ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao at namalagi sa bawat isa sa atin. "And we beheld His glory, the glory as of only begotten of the Father, full of grace and truth." So pagpatuloy po natin para mas maintindihan pa po natin ang ating mensahe sa gabing ito. So hindi po ito mahaba, kaya talagang todo po kayo pakinig dahil ito po ay bagkos maikli lamang,
ito po ay malaman at talagang marami po kayong matututunan. Ano po ulit ang title ng ating mensahe? I am the bread of life. Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, so pupunta po tayo in the New Testament, kanina tayo ay nasa Old Testament, ngayon po ay pupunta tayo sa libro ni Juan, o in the book of John, chapter 6, 1 to 14. John chapter 6, 1 to 14, at makikita po natin dito na kung saan ang ating Panginoong Diyos ay nagpakain ng 5,000 tao. Ito pong panahon na ito ay ang ating Panginoong Jesus ay kasama niya ang mga disipulo at pumunta sila sa bundok. At silang mga disipulo niya ay sila habang sila ay nag-uusap-usap, nakita nila ang mga tao na papalapit sa kanila. At kung isipin nyo, sabi dito sa Book of John, the men were about 5,000. So, ang men po ay 5,000 na, sabi sa Book of John, how much more yung, paano kung kasama na yung mga women, no? So, mababasa po natin dito. So, ibig sabihin, ang papalapit sa ating Panginoong Diyos, o Panginoong Jesus, ay about 5,000. So, kung kasama ang mga babae, marahil ito ay more than 5,000. At ang ating Panginoong Jesus, tinanong ang kanyang lingkod, meron ba tayong mapapakain para sa kanila? At talagang nagkakaroon sila ng doubt. No? Nagkakaroon sila ng doubt na wala silang mapapakain for 5,000 people. Actually, dito nga sa ating gabi-gabing pagsasama-sama, ang inyo pong lingkod ay binigyan ng AUP ng ating budget para sa pagkain. No po? At talagang nung ibinigay itong budget na ito, talagang ang ating lingkod na si Sister Joy ay parang namroblema. Dahil for 5 nights ay talagang hindi sapat yung ating kakainin sa gabi-gabi. Pero nakita nyo naman po kagabi, talagang lahat po tayo ay na-fulfill. Kaya mamaya po after ng program, manatili lang po tayo dahil meron po ulit tayong kakainin. Ngunit kung si Tita Joy o ang Hilltop Church ay merong bisita for 5,000 people, sa tingin nyo kaya mapapakain kaya ni Tita Joy lahat yon? O mapapakain kaya natin lahat ng bisita natin ng 5,000? For 500 budget, sabi natin. Diba ang hirap? So, ang ating Panginoong Jesus, tinanong niya ang kanyang mga lingkod, at ang kanyang mga lingkod ay nagsabi, meron ditong isang lalaki na merong dalang 5 tinapay at 2 isda. At ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay o gumawa ng isang mirakulo na kung saan itong 5 tinapay at 2 isda ay kanyang pinarami. At ang 5,000 people na yon, mga kapatid, ay talagang napakain ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan lamang ng mga kaunting pagkain na ito. Lahat ng tao na doon ay na-fulfill at ang lahat ng taong yon ay nakita ang ginawang mirakulo ng ating Panginoong Jesus. At after mapakain ng ating Panginoong Jesus at kanyang mga disipulo, ang 5,000 people na yon, sila ay umalis o humiwalay doon sa 5,000 people at sumakay ng bangka itong mga disipulo at humiwalay si Jesus Christ. At ito na yung panahon na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nagmirakulo sa paglakad sa tubig. No? At itong 5,000 people na to, nagtaka sila. Bakit wala na yung Panginoong Jesus at yung mga disipulo? So nag-decide sila na sumakay siguro itong mga disipulo at si Jesus at pumunta sa kabilang ibayo. For example, ito po ay dagat, pumunta sila sa kabilang isla, marahil isla. So ang ginawa ng 5,000 people na yon ay sumunod din sila doon sa kabilang
isla. At sabi sa John chapter 6 verse 25, and when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? So yun yung tanong nila. Actually, nung sila ay tumawid sa kabilang ibayo, talagang ang nais lang nilang makita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa nakita nilang mirakulo. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, nakita niya ang motibo ng mga taong ito at sabi niya, Jesus answered them and said, most assuredly, I say to you seek me, not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled. Sa mga oras na to, mga kapatid, ang inyo pong lingkod ay nakaranas din ng ganitong pangyayari. Minsan ako po, simula ng aking tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang aking personal na tagapagligtas, natuto po akong magbasa ng Biblia, natuto po akong manalangin. At ang akala ko noon, kapag ako ay nananalangin, lahat ng aking ipananalangin ay matutupad at ibibigay sa akin. Oo, totoo, matutupad nga. Pero kapag nagkaroon ng delay or inisip natin na siguro hindi sinagot ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Jesus ang aking panalangin. At sometimes dumadating tayo sa pagiging discouraged. At minsan pa nga nagtatampo tayo sa ating Panginoong Diyos dahil hindi tinupad ang ating mga panalangin. So ang inyo pong lingkod, minsan ako po ay nanalangin ng isang babae na aking mahal sa buhay. Yan. No? Ang inyo pong lingkod, talagang sobra talaga mag-pray. Kapag gabi-gabi talaga pinagpe-pray ko ang babaeng yon, ngunit sa kasamaang palad, mga kapatid, hindi sinagot ng ating Panginoong Jesus ang aking kahilingan. At talagang iyak ako ng iyak sa ating Panginoon. Kaya simula noon, ayoko na talagang manligaw or manalangin ng kahit sinong babae. No? Kaya ang ginagawa ko, nananalangin ako, Panginoon, kung sino yung nais nyo para sa akin, ay bahala na kayo. Ganun tayo minsan kapag nananalangin. Minsan, iniisip natin, Panginoon, kapag hindi mo to tinupad, magtatampo ako sa iyo. Panginoon, kapag hindi mo sinagot yung panalangin ko, siguro hindi na ako mananalangin sa susunod. Minsan, ganun ang ating iniisip. At nakita natin sa verse na ito, na ang mga taong ito, hinahanap ang ating Panginoong Jesus. Hindi dahil gusto nilang makita si Jesus. Alam niyo kung bakit? Dahil sila ay, na-feel ng pagkain na binigay ng ating Panginoon, which is ang tinapay at ang isda. Ngunit ito po ang nais sabihin ng ating Panginoon sa kanila at sa bawat isa sa atin. Sabi ng ating Panginoong Jesus, do not labor for the food which perishes, but for the food which everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. Sometimes we are praying for the materialistic things which perishes. Minsan nananalangin tayo ng mga bagay na pansamantala lamang. But we are tend to forget na manalangin ng bagay na panghabang buhay. Nasabi dito, which the Son of Man will give you. Ngunit ano kaya itong pagkain na to na nag-i-endures na everlasting life na ibibigay daw ng Panginoong Jesus? Ibig sabihin, si Jesus Christ daw pala, sabi niya mismo, ay meron daw siyang ibibigay sa inyo na pagkain na mag-i-endures for everlasting life. At ang mga tao na kausap niya noon, hindi po ito naintindihan. Hindi po nila naintindihan ang sinabi ni Jesus at sabi nila, Panginoon, ano ang mirakulo na maibibigay mo para kami maniwala sa iyo?
Noong panahon ng Israel, sabi nila, na ang Panginoong Diyos o si Moses ay binigyan sila ng mana from heaven. So ikaw, ano yung ipapakita mong miraculo sa amin para maniwala kami sa iyo? Yun yung kanilang pag-uusap. At sabi niya, sa John chapter 32, 6 verse 32, "Then Jesus said to them, 'Most assuredly, I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven.'" Ngunit ang mga taong kausap ni Jesus, hindi pa rin sabi nila, "Sige Jesus, kung ma ay binigyan, we are still seeking for the bread which is perishes." O yung tinapay na nawawala. Ngunit sabihin natin na totoong claim ng ating Panginoong Jesus, at sometimes it is also dangerous sa panahon ng ating Panginoong Jesus. "Comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst." Nakita niyo po muli ang salitang I am. Sinasabi lang ng ating Panginoong Jesus dito na I am. Ako ay ang inyong Panginoong Diyos. At hindi lang po yun ang kanyang claim, no? Yung I am the word is a dangerous claim in the time of Jesus Christ, also the bread of life. Dahil nakita nina na ang bread of life in Jewish thinking, ano po? Ano po? The word of God and the law of God. Sa kanilang thinking, ang bread of life, which is ano po? Word of God and the law of God. At sino po ang nagki-claim na siya ay ang tinapay ng buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa salita at ang kautusan ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Luke chapter 24 verse 27, "And in the beginning, at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself." Yan. So meaning, the word of God is no other than Jesus Christ, the bread of life. Nais ko pong sabihin sa mga oras na to, mga kapatid, na kung sino man ay ang may mga Biblia sa inyo sa oras na ito, sa ating napag-aralan, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, kung gusto nyong makilala ang ating Panginoong Jesus, wala nang iba. Wala nang ibang daan na makapagpakilala sa Kanya, kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. If you are seeking for Jesus Christ, the Bible is here. Wala na pong ibang daan upang makilala natin ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng salita. Dahil Kanyang kiniklaim mismo sa Kanyang sarili na ang salita ng ating Panginoong Diyos at ang Kanyang kautusan ay walang iba kundi Siya mismo, Jesus Christ, the bread of life. According to Gail Ramshaw, "At the coming of the Messiah, the entire world will be fed, just as the entire world will be filled with the Word
God. Mga kapatid, sa mga oras na ito, ipinapakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagmamahal na kahit hindi natin kasama o nakikita ang ating Panginoong Jesus na namatay at nagligtas sa bawat isa sa atin, narito ang Biblia. Kung atin lamang niyayakap ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sinasabi ko sa oras na ito, parang niyayakap nyo na rin ang ating Panginoong Jesus. Kung isinasabuhay ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos, ganun din ay isinasabuhay nyo kung sino ang ating Panginoong Jesus. So every time na tayo po ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon, palagi nating isipin na ang ating binabasa or ating hinahanap ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, nais ko pong tawagin ang aking kaibigan, si Brother Jimwell, para sa ating awitin. At nais ko lamang sabihin sa mga oras na ito, mga kapatid, sa ating pag-aaral gabi-gabi, natutunan natin na ang ating Panginoong Jesus ay walang iba kundi ang ating manlilikha, ang ating walang hanggang Diyos, at lastly, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Every time we are seeking the Word of God, always remember that we are seeking for Jesus Christ. We are seeking for Jesus Christ. Kaya mga kapatid, habang ating pinapakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng awitin, namnamin po natin ang kanyang pagmamahal na kung saan talagang tunay nga na kahit hindi natin siya nakikita, hindi man lang natin siya nahahawakan, ang kanyang salita ay narito, ang Biblia na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya binibigay ko po ang oras na ito sa ating kapatid upang ating mapakinggan ang awitin ng ating Panginoong Diyos. I feel my Savior's love in all the world around me. His Spirit warms my soul through everything I see. Your love, the love He freely gives me, I feel my Savior's love, its gentleness enfolds me. And when I kneel to pray, my heart is filled with peace. He knows I will follow Him all my life to Him. I feel my Savior's love, the love He freely gives me. Mga kapatid, sa mga oras na ito ay natutunan natin na ang ating Panginoong Jesus ang siyang tinapay ng buhay.
hindi na natin kailangan maghintay pa ng communion o Santa Cena para makain natin ang tinapay ng buhay na binigay ng ating Panginoong Diyos, which is ang ating Panginoong Jesus. Christ is the Word of God. Sometimes we miss the point of the Bible, but we forget His Word from His mouth, that He is the bread of life. He is the Word of God. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, kung sino man ang nagnanais na sa inyo na tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang tinapay ng buhay at ang salita ng ating Panginoong Diyos, maaari po ba kayo? Maraming salamat po. Akin po kayong ipapanalangin sa gabing ito. Dakila at mapangyarihan naming Diyos na sa kataas-taasan ng lahat. Papasalamat po kami sa pagkakataong ito na muli natuklasan namin na hindi lamang manlilikha, hindi siya din po ang inyong salita na kung saan inyo pong ibinigay sa amin upang sa araw-araw naming buhay bilang mananampalataya. Ang tinapay ng buhay na ito ay parati naming matitikman. At alam po namin, sa ikalawang pagdating ng aming Panginoong Jesus, ang buong mundo ay makakatikim ng tinapay ng buhay na ito kung amin lamang siyang tatanggapin bilang aming personal na tagapagligtas. Sa gabing ito, Ama, ito lamang po ay pangalawang araw na kung saan nakilala namin ang aming Panginoong Jesus. Ngunit alam po namin, Ama, dito pa lang, tunay nga na nakita namin ang inyong dakit. Maraming salamat po at maganda. So, panalangin pa tayo. Tayo po ay may pag-aaral. So inaanyahan ko po kayo muli sa ating gabi-gabing pag-titipon. At matatapos po ang huling araw na ito ay sa Sabado po sa Divine Service. So ito po ay pangalawang gabi at meron po tayong anim ng araw. So maraming salamat po at magandang gabi at hintayin lang po natin ang ating pagkain.